Pasado alas 9, Martes ng gabi nang sumiklab ang sunog sa dalawang warehouse dito sa Barangay Libdong sa Mekawayan, Bulacan. Pero gabi na ng Miyerkules, patuloy pa rin na inaapula ng mga bombero ang sunog. Mabot sa ika-apat na alarma ang sunog, ibig sabihin kailangan ng 16 na fire trucks para mabilis na maapula ang apoy. 12:11 ng tanghali ay idineklara na ng Bureau of Fire Protection na fire out ang sunog. Ang ginagawa ngayon ng Bureau of Fire Protection ay ang tinatawag na overhauling. Overhauling ay ibig sabihin yan ay patuloy na inapula ang mga maliliit na apoy para hindi na mag-rekindle o hindi na sumiklab muli ang sunog. Matagal ang overhauling operations dahil sa maraming laman ang bodega gaya ng mga school supplies at houseware products. Doble ingat din ang mga bumbero dahil lumambot na ang pader ng mga nasusunog na gusali kaya delikado nang bumagsak ang mga ito. May mga nahuhulog din ng mga debris mula sa nasunog na gusali na delikado sa mga bumbero ayon sa BFP. Pero hindi pa natatapos ang overhauling. Huwebes ng madaling araw, nag-rekindle o muling sumiklab ang apoy. Ayon sa BFP, nag-collapse na kasi ang ilang bahagi ng pader kaya napasok na ng hangin ang warehouse kaya mas madaling sumiklab ang apoy lalo't mga school supplies at houseware materials ang naka-imbak dito. Pasalamat ng BFP, walang nasaktan sa sunog at hindi na nadamay pa ang ilang mga katabing warehouse. Patuloy pa ang ginagawang investigasyon ng BFP sa dahilan ng apoy at kung saan na warehouse ito nagsimula. Right now, sir, mahirap pong magsabi. We have to look into the documents first. And then, kung ano man po nangyari dito, yun nga po, sasama na po sa investigation yun. Kung ano man po yung wala, meron at kung ano pa po ang dapat na nahan dito sa ating mga warehouses. Kaya yung documentary requirements po, pagkatapos po dito sa sunog, we will check it. Ayon sa BFP, ilan sa mga dahilan ng sunog ang problema sa koneksyon ng kuryente. Sa mga bahay naman, naiwan at napabaya ang kandila ang pinagmumulan ng apoy. Paalala ng Bureau of Fire Protection sa ating mga kapamilya ngayong magpapasko na maglalagay ng mga dekorasyong pailaw, lalo na ang ginagamitan ng kuryente na magdoble ingat para makaiwas sa sunog.